Meron ka ng PhilHealth ngayon at ang tanong mo, kailangan mo pa bang kumuha ng healthcare or HMO? O kaya naman, meron ka ng healthcare or HMO, kailangan mo pa bang kumuha ng PhilHealth? In this video, pag-uusapan natin ang 10 key differences ng PhilHealth at healthcare or HMO. Ano bang mas maganda? PhilHealth or HMO or pareho? Keep on watching! Hello Dreamers! Ako nga pala si Nel Sembrano. Dati akong accountant na ngayon na isang online entrepreneur and online financial educator. Dito sa channel ko, nagbibigay po ko ng saving and investing tips para sa mga gustong lumago pa ang perang kinikita nila at magkaroon ng financial freedom sa lalong madaling panahon. Nagbibigay din po ako dito ng mga tips kung paano ka pwedeng kumita ng extra kahit nasa bahay lang tulad ko as online financial educator at magkaroon pa ng time freedom to create a life that you love. At kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa iyo, please consider to subscribe at i-click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong bagong video. By the way, iba ang healthcare or HMO sa health insurance. May dalawang klase ng private health insurance dito sa Pinas. HMO or Health Maintenance Organizations or Health Insurance Policies. Meron akong video na ginawa kung saan in-explain ko doon ang pagkakaiba ng HMO at health insurance tulad ng long-term healthcare. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin is yung 10 key differences ng PhilHealth at HMO. While both PhilHealth and HMO ay may parehong goal na i-cover ang medical expenses ng mga members nito, may mga ilang bagay silang pagkakaiba. Number 1. Ang PhilHealth ay health insurance provider na nirarun ng gobyerno while HMOs are private providers ng healthcare or madalas na tawag natin na HMO, kaya lang meron silang mga accredited hospitals, clinics, and doctors within their network. Number 2, ang governing agency ng PhilHealth ay DOH while insurance commission naman sa HMO. Last 2015, na-transfer na ang HMO regulation sa insurance commission na dati ay sa DOH din. Number 3, ang membership sa PhilHealth ay mandatory upon employment. Half ng monthly contribution ay shouldered ng employer at yung other half naman ay binabawa sa sweldo ng employee. Hindi mandatory ang membership sa HMO. Benefit ito na binibigay ng kumpanya sa isang empleyado. There are companies na binabayaran ng buo ang premium at meron din naman half lang ang sinushoulder tapos pwedeng i-deduct sa salary ng empleyado kung gusto nitong mag-avail ng HMO. Pero marami rin mga kumpanya na di nagbibigay ng HMO benefit sa mga empleyado nito. Yun ang saddest part. Though you can get for yourself and pay for it. Number 4, walang age limit sa PhilHealth at automatically covered na mga senior citizens for free. While sa HMO, ang coverage age limit ay usually up to 60 to 65 years old depende sa HMO companies. Number 5, ang policy term sa PhilHealth, meaning ito yung coverage period, ay kung senior citizens ka, indefinite na siya. Kung non-senior members naman, as long as active ka nagbabayad, covered ka. While sa HMO, yearly ang coverage mo subject to your health conditions. Pwedeng covered ka ngayon taon tapos na-max out mo health benefit limit mo due to sickness, pwedeng next year, di ka na-i-cover ng HMO. Kaya dito ko na-appreciate ang health insurance like long-term healthcare na meron ako. Watch mo video ko about it. Number 6, ang premium sa PhilHealth mo ay constant for whole policy term unless babaguhin ng gobyerno. While sa HMO naman, ang premium ay tumataas habang tumatanda tayo. Syempre, mas prone na to illness kapag nag-eedad, kaya nagmamahal. Number 7, cash assistance na fixed amount depende sa illness ang matatanggap mo na benefit from PhilHealth. While sa HMO naman, generally covered ang hospitalization or inpatient services, emergency cases, consultation or outpatient services, and dental services depende sa plan mo. Number 8, sa PhilHealth covered ang pre-existing illness while sa HMO, hindi ito covered kailanman. Number 9, sa PhilHealth, automatic na binabawas yung financial assistance na matatanggap mo from PhilHealth sa hospital bill mo kung active member ka. While sa HMO, yung accredited hospital na ang magcha-charge sa HMO company base sa health benefit limit mo, so ibabawas na rin yun sa hospital bill mo. Kailangan mo lang ipresent ang HMO card mo. Number 10, kung hindi mo nagagamit ang PhilHealth mo in a year or in a policy term, yung contribution mo ay masasama sa fund ng PhilHealth para magbigay ng financial assistance sa ibang members who are in need. Same with HMO,
Kung di mo nagamit ito, whether full or partial, sa buong taon or in a policy term, walang return of premium din. Kaya na-appreciate ko ulit yung health insurance na meron ako. Kasi kapag hindi ko ito nagagamit during paying period at accumulation period, kumikita pa ito at pwede kong i-withdraw upon maturity. So anong mas maganda sa dalawa? PhilHealth or HMO? Alam mo, hindi mo naman alam kailan darating yung time na kakailanganin mo mga ito. Pero isa lang ang alam ko, mahal magkasakit. Last July, nagkasakit ang lola ko at umabot sa 300,000 pesos ang hospital bill bago siya tuluyan ng nagpahinga. What if dumating ka sa part na to at hindi ka handa? PhilHealth and HMO are your safety net kung sakaling mangyari ito. By the way, ang alam ko sa HMO, required din na dapat meron kang PhilHealth. HMO members without PhilHealth membership shall shoulder and pay the corresponding portion of PhilHealth. Sabi ng iba, ayos na sa kanila ang PhilHealth lang. Yes, malaking tulong talaga kung may PhilHealth ka, pero what if kakailanganin mo ang expensive treatment and procedures? Like what happened sa client ko na umabot ng 70,000 pesos ang cost ng surgery sa kanya. Thank God, meron siyang PhilHealth at health benefit na nagamit from her Kaiser long-term healthcare. Kaya lumabas siya ng hospital na 1,500 lang ang binayaran niya. Kung meron ka ng HMO or healthcare as benefit sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo, good. Pero kung wala pa, try mo to consider to buy for yourself kung meron ka namang budget. Merong HMO na in-offer din ang Kaiser for as low as 11,000 pesos per year. Kung gusto mo ng details about it, contact mo ako sa FB page ko na Nell Sembrano or email me sa sembrano.nell@gmail.com. But if you want a health insurance na kapag hindi mo nagagamit habang nagbabayad ka ng premium, ay mag-accumulate na pwede mo pang ma-withdraw at hindi tapon like HMO, panoorin mo itong video na to know more about it. Next episode, pag-uusapan naman natin ang key differences ng PhilHealth at health insurance, kaya abangan mo. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. Have a good day!